Handa na bang may paggera ang Pilipinas? Tuloy kasi ang pagpapadala ng barkong pandigma ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa isa na mga bantang magpag-abot ang dalawang barkong pandigma. Tila walang katakot-takot ang Armed Forces of the Philippines sa posibilidad na magkagulo sa dagat. Matinding babala ng AFP sa China. Napapanahon na para igiit namin ang sariling karagatan namin. Tila handa talagang may pagbombahad ang mga barkong pandigma ng Pilipinas kung sakaling umatake ang People's Liberation Army China. Found a loophole because the vessels that are carrying the supplies are chartered. They're still commercial. But once it is a gray ship, there's no more gray zone. Dahil kasi yan sa utos ni Defense Secretary Guybo Chodoro na magpakita ng tapang. Napalayas lang naman ng Philippine Navy warship ang Chinese Navy warship. Dito agad na pinagbantaan ang kalaban dahil kung magpapakita daw tayo ng pagkatakot laban sa pwersa ng China, bubulihin at bubulihin lang tayo ng mga yan. Kaya napapanahon na talaga para ipakita na hindi tayo natakot makipagbombahan laban sa kanila. We have to show literally the flag. Because China might have construed this as a sort of hesitation or weakness on our part. So they're really pushing us. So probably it's time that we make the push back. Dahil sa nangyaring harapan ng dalawang barkong pandigma mula sa Pilipinas at China, muling ipinangako ng Defense Department na kahit anong bakbakan pa ang mangyari, papanindigan nila ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na ni katiting ng isla ng ating bansa ay walang isusuko. We'll never abandon Ayung Inchon. We are committed to Ayung Inchon. We are consistent with the President's directive during the SON that we will not lose an inch of our territory. Philippines demands that China immediately stop its illegal activities in our maritime zones. Comply with its obligation under international law, including the 1982 UNCLOS and the 2016 award and the South China Sea arbitration. Dahil naman sa nangyaring pagpapalaya sa barkong pandigma ng China, pinaplano na ng AFP ang permanenteng pagsama ng Philippine Navy warship sa mga resupply mission. Dito aalalay nga ang pinakamalaking barkong pandigma ng Pilipinas na BRP Davao del Sur. Paghahanda na rin sakaling umatake talaga ang kalaban. We are here to intensify yung ating naval presence sa WESCOM Joint Operations Area. Particularly to maintain yung naval presence natin sa West Philippine Sea. Actually, ang kakayanan ng ating barko, kaya niyang maglayag o yung endurance niya up to 30 days. Sobrang maraming papabor sa ginawang hakbang ng AFP. Panahon na talaga para hindi magpakita ng takot laban sa China. Laban kung laban talaga. Kayo, paborin ba kayo sa paggamit ng Pilipinas ng gray ship? Ikomento sa baba ang yung sa lobby.